Dalawang customized cakes tayo for today's video. So yung cake nga pala na to ay order sa amin nung last Monday. After Father's Day, pagkakinabukasan, ito yung order namin ni Vera. So yung size ng cake natin dito sa video ay 8x5. Moist chocolate ang flavor ng cake. At para ito sa first birthday ni Baby Theodore. So yan, flex natin yung pinapagayang design sa atin ni Ma'am Cindy Grace na nag-order ng cake na to. Hey Ma'am, shoutout po sa inyo. Bali, pinapapalitan lang sa akin ni Ma'am ng color green yung mga color pink dun sa cake since lalaki nga yung anak ni Ma'am. At yung mga animal fondant dito ay si Vera lang din gumawa. So yan, basic lang sa kanya gawin yung mga ganyang topper. So yan, nag-add lang din ako dito ng mga dahon-dahon dun sa itaas ng cake. At naglagay din ako dito sa cake drum ng pangalan ng celebrant natin na si Baby Theodore. Yung nag-christening nga pala si Baby ay sa amin din kumuha si Ma'am ng cake. So yan, suki na talaga yan si Ma'am. Thank you so much po Ma'am. At may 12 pieces nga din palang in order sa akin si Ma'am na cupcakes. 3 ounce ang size niya. At color green lang din yung nilagay ko dito sa cupcakes niya. Para turno yung color dun sa cake. Hindi ko sana ilalagay dito sa box yung cupcakes kasi may separator pa to. Kaso naubusan nga kami kaya dito ko na lang siya nilagay. At buti na lang fit naman siya. At saktong-sakto lang sa 12 pieces na cupcakes. Ang next cake naman natin ay itong number 3 para sa third month ni Baby Amari. First at second month ay sa amin din kumuha si Ma'am ng mga cakes. Pero hindi siya number cake. Bali 7x4 yung in-order sa amin ni Ma'am. Sana nga matapos ni Ma'am yung monthly journey ni Baby sa amin. Then, yung silicone molder nga na ito ay binili ni Vera sa Shopee. Bumili nga siya nito para hindi na daw ako magtabas-tabas sa cake at totoo namang less hassle siyang gawin. So, vanilla chiffon nga pala yung flavor ng ating cake dito. At nagpahid nga ako ng caramel dyan sa cake board para dumikit yung cake natin at hindi mag-slide. At ito nga pala yung inspired design na pinapagaya sa amin ni Ma'am. Hindi siya naka-fully frosted, bali dun lang sa itaas ng cake yung may icing. At yema fudge lang din yung nilagay kong filling dito. Perfect na perfect ipares sa vanilla chiffon na flavor. So yun, nag-add nga din pala ako dito ng dawel para secure na hindi mahati sa gitna yung cake natin. Mamit lang din ako ng 1M piping tip dun sa rosette design. At random nga lang ako dito nag-pipe ng iba't ibang colors. At habang nagde-design nga tayo dito ng cake ay syempre magsha-shoutout muna tayo kina Ma'am Angel De La Cruz na lagi daw nakasupport sa amin. Thank you so much po. Shoutout din kay Ma'am Len Iram, Ma'am Reshane Grace, Ma'am Lin Lin, and Ma'am Ibis Cake. Shoutout din kay Ma'am May Sail Fortuno at si Sir Elel na nagpapa-shoutout sa kanya asawa na si Ma'am Gentil Somogoy at si Ma'am Roxanne na in-check yung pangalan. So yan, nilagay ko na nga pala dito sa cake yung printed toppers na si Vera na din yung nag-prepared. Ang ganda nga ng photo paper na stock namin ngayon kasi waterproof siya at no need na lagyan ng scotch tape. Maganda din yung texture niya unlike dun sa ginagamit dati namin ni Vera na ordinary photo paper. Then naglagay din nga pala ako ng mga silver dredges at ang dedicated na Amari at third month. Nagpahid lang ako ng edible glue dito sa cake board para dumikit ito mga fondant letters. At naibigay nga lang pala ito ni Vera ng 900 pesos. 10 inches yung size ng number at 12x16 yung ginamit kong cake board dito. So yan, sa mga ibang baker na nanonood, magkano kaya bigayan nyo ng ganitong cake? Kasi second time lang namin ginawa ni Vera yung mga ganitong number cake gamit yung silicone molder. Kasi nga diba before nagmamano-mano lang ako cut. At minsan nga umaabot ng 1,300 yung singil namin before. Pero para sa akin, okay na din yung ganung price para afford din naman. Perfect na perfect yung mga ganitong sizes para sa monthly cakes ng babies ng ating mga customers. At ito na ang ating final output sa last cake for today's video. Thank you for watching guys and ingat po kayong lahat.